So ngayon, papiber natin tong ating upuan sa likod. Ayan o, oh, nabitak siya. Grabe yung bitak niya. Naputol kasi ito eh. Tapos ito may bitak dito. Ayan, may bitak dito. Pati dito. Ayan, tatry natin ipa-fiber ito. Kung hindi natin mare-remedyuan, bibili tayo ng bago. Pero gagawin natin lahat para maremedyuan natin. Kasi mahal lang bago nito. 1-3 sa online. Di bali itong dalawa. 2-6 lahat. So tatanggalin natin itong upuan. Yan. Then ibababa natin to. Madali lang pagtanggal nito mga DIY. Papakita ko na lang po mamaya. So ito na mga DIY. Nabaklas na natin. Yan o. Lilihain muna natin ito mga DIY bago natin pagdikit-dikitin. Ayan, marumi pa. Ayan, ito pala yung gagamitin natin ano. Fiber. Nabili natin online sa lagang 250. Meron na rin siyang liha na ano. Ano bang size nito? Rough siya eh. 120. Yan. Then meron na rin siyang brush, paint brush. Yan o. Then ito na yung kanyang resin. At meron na siyang hardener na konti. Ito yung gagamitin nating panukat. So, lilihain muna natin mga DIY yung mga plastic bago natin i-fiber. Ito pala yung nabitak na ano, didikit ko rin dito. Ayan o. So, papakita ko na lang sa inyo mga DIY pag nalihan na natin to. Para mas madali yan. A few moments later. So, titimpla na natin yung ating resin at hardener. So, bali ang timpla pala natin dito mga ka-DIY sa ating resin, 100 ml dito, tapos sa hardener, 1 ml lang. So, ang gagamitin nating panukat is ito nga natin. Ito. Bali 3 ml. Ito, ang gagawin na lang natin, kakarga natin dito, pagpaplasin na lang natin hanggang maabot natin yung 100 ml. 3 plus 3 plus 3 plus 3 hanggang maabot natin yung 100. You serious? 1 hour later. Unahin natin dito sa kabila. Kabila muna sa loob mga ka-DIY. Yan. Para dumikit. Saka natin papiber dito sa ibabaw. Yan, para mas maganda yung kapit. Lagyan na natin ng fiber. So ayan mga ka-DIY, pangsamantala nilagyan muna natin ng tape para maganda yung kapit. So, nasa sa inyo to mga ka-DIY kung gaano kakapal yung ilalagay nyo. Dapat kung may crack na kasi ito, agapan mo na ito, ilalagyan mo na ng ano, fiber. Kasi pag naghiwalay na yung crack niya, eh, mahirap ng ano, i-repair. So, ubusin natin itong tinimpla natin kasi sayang to pag hindi natin naikabit ngayon, matitigas na ito bukas. Kasi nalagyan na siya ng hardener mga ka-DIY. Once na nahaluan mo na ng hardener, wala na, titigas na siya. Day 2. Medyo tumigas na yung ating ano, pinaiber. Magdamag pala ito at maghapon nating binilad kanina. So meron pa siyang lagkit-lagkit. So ibig sabihin hindi maganda yung 100 ml na resin tapos hardener na 1% 1 ml.
Kaya dadagdagan natin ng hardener yung pampatigas niya para mas madaling matuyo. Meron kasi yung ibang mga ano, fiber resin na ano, madaling matuyo at tumigas. Kaya mas dadagdagan natin yung ano, yung hardener. So ganyan, didikit na natin. So ayan, lalagyan ko muna ng tape mga ka-DIY dito para pagdikitin siya ng maayos. O ayan. Tapos sa susunod na araw dito, lalagyan naman natin ng fiber. A few inches later. O yan na mga ka-DIY, nalagyan na natin ng tape. Pa-fiber na lang natin dito sa, yun o, sa ilalim. So ayan, titimplahan na natin mga ka-DIY. So ngayon, hindi na natin susukatin yung ilalagay natin. Tatansyahin na lang natin. Yan. Mas ramihan natin yung hardener para mas maganda yung kapit kasi matagal siyang tumigas. Ihalo lang natin ulit. At syempre papahiran natin yung ating ano, paglalagyan ng fiber para mas madaling kumapit yung fiber. Yan, kapalan lang natin. So ayan mga ka-DIY, nalagyan na natin ng fiber. Ngayon, papatayo natin ng konti. Ngayon, makikita nyo may kadena dyan ito. Yan o. Binaganan ko yan para dumikit ng mabuti yung fairings nya kasi bumubuka. Papainitin lang natin para dumikit. So ayan, katatapos nating painitin mga ka-DIY. So, mas maganda pala pag mas maraming hardener para mas madaling tumigas. Hindi kagaya dito o. Sa una nating ginawa. So ayan, pwede na nating isunod na tapalan dito sa ibabaw kasi tumigas naman na. Tatanggalin lang natin itong mga tape mga ka-DIY, then tatapalan na natin. So ayan mga ka-DIY, kakaskasin ko ng kutsilyo para matanggal yung makapal na plastic, ay yung makapal na pintura. Para mas maganda yung kapit. Ito pala, pinagdikit natin ng soldering iron yan. Pinainitan natin tapos nilagyan natin ng ano, mga alambre dyan. So ito na lang yung kinaya natin mga ka-DIY. Pero okay na yan, konti lang naman ilalagay natin na fiber dyan. Then pati pala dito, lilihain natin yan. Para ipa-fiber na natin yan minsanan. Yan. Kasi may awang siya dito, kailangan matakpan yan. So papakita ko na lang mamaya mga ka-DIY pag naliha na. A few moments later. Ito na po siya mga ka-DIY, oh. Kinaskas ko na dito. Yan. So papiber na natin mga ka-DIY. Tumigas na to, kaya ito na yung gagamitin natin. Bilis tumigas. Oh, ganda. Ganda ng pagkaka-fiber. Thank you.
So yan, okay na siya, tumigas na oh. Daling tumigas, you know. So yan na siya. Oops, tibay na 'tong mga ka-DIY. Solid. Carbon loading. So yun, ito naman, papiber natin. Carbon loading. So ayan, ito na mga ka-DIY. Natuyo na yung ano, fiber natin, no. Pero pangit talaga yung timpla natin na 100 ml sa resin tapos 1 ml sa hardener. Ang lagkit to, hindi pa tumitigas. Pero itong mas maraming hardener, ganda ng pagkakatigas nya. So ngayon tatanggalin natin itong mga hibla-hibla nya, yung mga sumobra. May paper cutter tayo, ito yung gagamitin natin pantanggal dito sa mga hibla-hibla. Lilihain na natin to. Gagamit tayo ng ano, number 120 muna. A few moments later. Ngayon, i-repaint na natin yung ating pinaiber mga ka-DIY. So ito yung gagamitin nating pang repaint. Isang white, tapos Tohatsu blue, then yung clear. Yan. Samurai sana yung bibilhin natin kasi walang pambili. Kaya ito, itong Bosnia na lang ang gagamitin nating mas mura. Ayan mga ka-DIY, pangit pala pag wala tayong ano, premier, kasi nakikita yung mga bakas ng ating pinag-fiberan. Kaya try nating patungan muna ng kulay white. So ito na mga ka-DIY, na pintahan na natin ng puti. Yan. Ito na siya. Tapos nilagyan natin ng papel at tape para i-repaint ulit natin, ng papatungan natin ng kulay blue. So papakita na lang natin mamaya pag napintahan na natin siya ng kulay blue. So ayan, napintahan na natin ng kulay blue. Papatungan ulit natin ito mamaya pag natuyo. Mas maganda ako mas makapal ang kanyang pintura. Kunti-kunti lang ang gagawin yung pang-spray, tapos pag natuyo na patungan nyo ulit hanggang sa lumapot yung kulay niya at saka
Mas maganda kasi pag makapal yung pintura. A few moments later. Mga DIY, sasalpak na natin tong ating pinaiber. Ito na siya. So mahirapan tayong isuot ito mga ka-DIY kasi buo siya. Hindi natin siya isusot basta-basta na ganyan. Kailangan natin ay tanggalin yung ito, tanggalin ito, tapos itong underneath. Tatanggalin natin ito mga ka-DIY. Gigamit lang tayo ng 8mm para pantanggal dito sa buntot niyang ito. Para matanggal to, may connector dito, hugutin lang natin. Tanggal na mga ka-DIY. So ngayon isusot naman na natin yung ano niya dito sa likod, yung cover. Nga palang kalimutan ilagay ito. Yan. Kasi hindi natin mailalagay ito pag nailagay na natin ito, nasalpak natin itong buo. So yan, kailangan nyo lang pirasan na itulak para ano, kasi medyo mahirap siyang ipasok. So ngayon okay na siya. Then ilagay na natin itong underneath. Yan. Ito, medyo porsay nyo ito. Iupi nyo iganyan no, para ipasok dito. Kasi medyo mahirap siya ipasok. Yun, nalagay na natin mga ka-DIY. Tutornilyo na lang natin. So, ayan na mga ka-DIY, nakabit na natin. Kaso nga lang, pangit yung kulay nito. Kasi hindi siya ganong magkahawig dun. Pero pag sa malayo, hindi mapapansin. Tingnan natin dito sa side. Ayan na siya. At saka, honest review tayo sa ating ginawa mga ka-DIY. Ah. Tara! Alam nyo gagawin nyo kung magdi-DIY kayo sa susunod. Kung mapapansin nyo to, masyadong rough yung pinaiber natin kasi wala tayong grinder, liha lang yung ginagamit natin. Eh, napapagod naman tayong magliha. Kaya hindi natin naabot yung mga malalalim na parts na yan. At saka, kulang pa itong mga DIY. Ang gagawin nyo pag nag-fiber kayo, pag natapos yung fiber, masilyahan nyo. Tapos, ilihain nyo para luminis siya. Para mas plain yung ano niya, yung pagkakaliha. Mas malinis. Tungkusin sa atin, wala tayong grinder. At saka wala tayong masilya. Kaya hindi natin napalinis ng gaano. Ayan. Kung may nasilya natin to, okay na to sana. Pero dudublihin ko to mga ka-DIY. First time kasi nating mag-fiber ng ganito eh. Pero maganda yung ano niya, matibay. Matibay na siya. Saka dito sa side, okay na okay, oh, hindi halata yung na-fiber natin. Putol ito. Kaya dito na lang yung ano, papalinisin natin. Pero hindi naman napapansin mga DIY. You know, hindi naman napapansin yan.
Yung iba nilalagyan nila ng ano eh, tinatapalan nila dito eh. Yung hindi nila minamasilya. Pero sa akin okay na to. Importante yan, importante may mauupuan yung angkas natin. Yan at comfortable siya. So hanggang dito na lang yung video natin mga DIY. Sana makatulong to sa mga kagaya nating mga nagdi-DIY. Kung kaya natin, re-remedyohan natin yan. Pero kung gusto nyong ano, pulidong pagkagawa, punta na kayo sa mismong nagpa-fiber. Pangit lang kasi yung pagkaka-fiber natin kasi kulang tayo ng mga tools eh. Wala tayong pangmasilya, wala tayong ano eh, wala tayong grinder pang palinis. Pero kahit wala tayong masilya mga DIY, basta kapalan nyo lang yung fiber, tapos i-grind nyo siya, lihain nyo ng maigi, okay na okay yun mga DIY. Kaya yun, sa susunod, ayusin natin kasi okay lang yan kasi first time naman nating mag-fiber. So, salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat at advance Merry Christmas.